yung pong sa pabahay. Ay. Ano po, nakita ko yung video nyo, gumawa kayo ng video dun sa Basay Community. Basay, nakakatawa Basay, po. Basay Community. Opo. At talaga namang sabi ko dun sa mga tao, naku, napakalaking bagay nito para sa inyo. Kaya lang, siyempre itong mga taong ito na nasanay na hindi nagbabayad, walang inaalala kung ano, at ngayon sila nag-uumpisa na matatanda na sila. Dapat umpisahan yung bata pa yung sila. Bata pa, opo. Nag-uunti-unti din sila sa pagsinop sa kanilang pananalapi. Pananalapi dahil nga mag-uumpisa na silang mag... contribution. Contribution. O, deposit. May deposit. Pero, sila. Pero siyempre, pinapaliwanag natin na nanay, alam niyo naman, ang mamuhay sa isang syudad, kailangan ding mag-contribution ka kahit papaano. Dahil gagamit ka in the future or later ng ospital, ng eskwela, ng mga clinic. So, police. Mas masarap yung may pakiramdam ka na meron akong contribution dyan. Kaya ginagawa nilang maayos ang pagserbisyo sa amin dahil meron akong contribution dyan. Okay. Diba? Sabi nga ni Yorme, gusto niyang magsikap yung mga tao at hindi na lang umasa sa puro yung tama bigay yun. Lang ng 100% e bigay. Tama yun. Tama. Diba? So, at sana doon sa babae na nakita ko rin yun na okay. Nagko-complain at ang daming buzzers. O nga, binasa sa social media. Na tinanggap. Opo. Siguro, alalahanin lang natin mga kasama yung sitwasyon ng nila na sila ay nasanay sa ganung, parang tayo, nasanay tayo sa mga tradisyon na nakaugalian natin, wag po natin masyadong saktan yung damdamin nila dahil tulungan natin sila. Tulungan natin sila maintindihan. Maintindihan yung patakaran ng gobyerno at bilang isang mamamayan. So, huwag tayong masyadong mapahusga sa kapo. Totoo, totoo po yun. And hopefully po yung sa Basay Community kumalat pa, dumami pa yung mga ganun. Oh. Hanggang wala nang barong-barong sa Maynila. Oh. Lahat po nakatira na sa ganung bahay. Sa ganung bahay. At nakakatuwa naman dun, kasi nakausap ko yung ibang mga kabataan. Dahil nga, siyempre, nag-i-interview tayo. Sabi ng mga kabataan sa dating ng mga panahon na sa sila din ay magkaroon ng disenteng tinutuluyan. Alam niyo po, iba yung pakiramdam. Maraming hindi natin naiintindihan masyado yung pakiramdam nila. Si Mayor naiintindihan niya kasi nanggaling siya dun. Yung iba sa atin na nagsasalita lang na makamahirap, subukan nyo. Na kayo'y walang-wala. Ito mga taong to talagang, kaya iintindihin natin sila. Huwag tayo masyadong maging masyadong marahas. Masakit magsalita. Masakit sa kanila. Dahil alalahanin natin na yung sitwasyon na pinanggalingan nila at ngayon inaangat natin ng bigla, maninibago. Kaya sana unti-unti natin sila at huwag tayong masyadong marahas sa mga paghusga sa mga taong ito. At sabi nga ng bata, sana magkaroon kami din susunod ng disente. Alam niyo po, pag sinabi niyong disente, only Isko can say that. Kasi nanggaling siya dun tirahan at sitwasyon sa buhay. Nanggaling siya doon. Alam niya yon. Kaya mababa ang loob niya sa mga taong ito. At tayo naman, at kung may nagsasalita ng mga taong ano, intindihin na lang natin siya. Intindihin na lang natin siya. Matanong ko lang po, dito naman sa inyong distrito, napansin ko din yung mga sidewalks, ang gaganda na nilaparan. Tsaka itong park dito tsaka yung park doon sa may palengke malapit, pinapininturahan din ni Yorme. Ano po yung mga magagandang ginawa niya dito sa inyong sariling distrito naman? Dito itong park na ito, itong mga sidewalk namin, inayos nila. Inayos po, no? Para sa ganun, maging walkable, mas livable sa tao. Opo. And
of course, yung food box. Lahat naman po. Galing din ako sa Santa Ana School, nandun yung mga food box. Anim na buwan niya na merong rasyon ang mga lahat, ha? Hindi yan... Hindi walang pinipili. Walang pinipili. Kay butante ka, kay hindi ka butante. Basta nakatira ka sa Maynila. Basta nakatira ka dito, ikaw ay merong ayuda na food box. At maraming laman. Bigas, delata. Teka nga pala, nag-shooting ako nung isang beses sa Sampaloc. Ang shooting ko ay sa isang bahay na kunwari bahay ko na hindi naman kalakihan. Alam niyo, pagpasok ko doon sa kwarto, nakita ko yung mga dilata. Hindi, halos hindi ma, parang hindi maubos eh. Naka-display doon. Naka-display. Oo, pati yung kahon. Sabi ko, ate, hindi niyo ba nagagamit to? Sabi niya, hindi, kasi mayroon na naman eh. Dito ko mga, hindi sila nag-aalala. Hindi sila nag-aalala. Kasi kung magkagipitan, may mahuhugot silang makakain. Yun po ang... Tsaka napansin ko din po, ang natutunan din natin sa pandemya na to, di bali ng... Hindi sobrang dami yung ibigay nyo, kunyari, sa tao. Basta pare-pareho kami ng mga kapitbahay ko nang natatanggap. Diba? Kasi yun ang... parang ang pangit eh. Malaki nga matatanggap nung isa. Pero yung kapitbahay naman niya, walang natanggap. Ay, hindi. Diba? Eto, marami na. Lahat pa nabibigyan. Oo. Kaya maganda. Saka yung assistance sa mga senior citizens. Opo, napakalaking tulong din. Ako, senior na ako. Nakatanggap pa ako. Ang huling-huli kong tanggap yata, 4,500. Parang si Yorme, ngayon may pinipirmahan. Per distrito, bibigay na ulit. Nauna yung unang tatlong distrito, sumunod yung tatlo, i-release na din yung tapos budget hindi, para sa single. Para doon sa mga single parent, at PWD, meron din silang makukuhang financial. Saka yung mga estudyante natin, na mga scholars natin, nakakatanggap din sila ng allowance. Eh, hindi naman nangyari dati yan eh. Hindi ko natatandaan na meron nangyaring ganyan, yung mga food box. So, ngayong panahon na ito na nanunungkulan si Mayor Isko, lahat ng kanyang ipinakakong gagawin ay tinutupad. Yun po yung maganda.